Praise God. Purihin po ang ating Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay sisimula na sa ating daily devotion. Bagamat malapit na po magtanghali, ay purihin ang Panginoon, ay tuloy pa rin po yung ating daily devotion. Recorded naman to, mga kapatid. Pwede nyo naman pong panoorin anytime po na kayo ay libre sa araw na ito. Purihin ang ating buhay na Diyos. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. O aming amang Diyos sa langit, pagpalain mo po ang araw na ito para sa iyong mga anak, sa lahat ng mga nagtitiwala sa iyo. Panginoon, gabayan po kami, samahan at pakainin ng iyong mga salita na magiging kalakasan po namin sa buong araw na ito. Pagpalain mo po kami, aming amang Diyos sa langit, ano man ang aming nagawang pagkakasala, patawarin po kami. At patuloy ang iyong Holy Spirit ang siyang maghari sa aming mga puso at gumabay sa amin. Purihin ka, O Diyos, para sa iyong kaluwalhatian, O aming amang Diyos sa langit. Muli, sa magitan po ng iyong bugtong na anak, kami lumalapit sa iyo at nananalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Purihin po ang ating buhay na Diyos, mga kapatid. At pagpatuloy po tayo sa awitin na ito na dahil sa iyo. Purihin ang ating Panginoon dahil sa ating Panginoon. Paglalakbay, di maiwasang magtanong kung ba't kay buti mo, Panginoon. At sa pagninilay-nilay, marami nang nasasagot sa harap ng lahat ng pagsubok. Salita mo ang sandata ako, umiinak, hindi ko mapigilan, sumisigaw, kasabay ng padyak ay sasaya, ang iyong kumpas, ang tanging aawitan ko. Dahil sa iyo, natutong ako mabuhay ng may pagmamahal at ang pagsunod sa iyong salita ang siyang gabay. Dahil sa iyo namulat ako sa ngayon, sa iyong paghahangad ngayon'y buo, ako may buo dahil sa iyo. Sa dami ng halang, handa na ang pusong ito, natanggapin na ikaw lang ang hari sa mundo. Umiinak, hindi ko mapigilan, umisigaw, kasabay ng padyak ay sasayaw, ang iyong tupas, ang tanging aawitan ko.
ikaw ay buo dahil sa iyo. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Talaga pong napakabuti ng ating Diyos. Tayo'y buo dahil sa ating Diyos. At ang kanyang salita niya, ang siyang ating gabay sa ating pamumuhay. Purihin ang ating Panginoon. Ang salita po ng Diyos na ating pagbubulayin, mga kapatid, ay matagpuan po natin sa Matthew chapter 4, verse 2 to 4. Babasahin ko po sa wikang Ingles. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Verse 3, the tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Purihin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise God. Purihin ang Diyos. Dali lamang mga kapatid. Medyo naputol. Ayan. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Ayan. Balik tayo. Ayan. Ulitin natin. Verse 2. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Ayan. At wala pa rin yung isang verse. Ang dali lamang, mga kapatid. Ating i-edit. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Ayan. Praise God. Ayan. Ayan. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Ayan. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Ayan. Okay. Ayan. Praise God. Purihin ang Diyos. Amen. Ayon. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Okay. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Ayun na. Lumabas na rin. Purihin ang Panginoon. Verse 4. Ito pa naman po yung pinaka-importante. Okay. Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Purihin po ang ating Diyos sa kanyang mga salita at siya po ang magpapala nito. Purihin ang ating Panginoon. Praise God. Mga kapatid, sa araw na ito ay August 4, ay simula na naman po ng MECQ. Ayan. At tayo po'y pabaliktad. Ano po? Pabalik. Dahil nga po, umabot na po ng last Sunday. Ano? Last Sunday. Umabot na po ng more than 100,000, mga kapatid. At sa pakiusap na rin po ng mga frontliner natin, ng mga frontliner natin sa mga ospital, dahil napuno na po yung mga ospital natin. At meron nga po akong alam, mga kapatid, ano? Nakakalungkot po ito ay ayon po sa balita, mga kapatid, ano, ay empleyado po ito ng gobyerno mismo, mga kapatid, at namatay po ito dahil po nag-positive. Wala na pong tumanggap na sa ospital, mga kapatid. Nakakalungkot. At pinauwi na lang po, at nung umuwi ay doon na po tumumba na po at namatay na po. Nakakalungkot po pangyayari. Empleyado po ito ng gobyerno, no? At kung yung empleyado na po ng gobyerno, nangyayari po ito, lalo na po sa atin na hindi po empleyado ng gobyerno, tinanggihan pa.
sana nakarating ito sa kinauukulan, ano? Dahil po sa ganito mga pangyayari, mga kapatid, ay meron din po akong kilala, namatay din po, empleyado rin po ng gobyerno. Pantakin nyo, tumatawag po sa gobyerno, no? Sa ahensya ng ating gobyerno. Wala pong sumasagot, mga kapatid. At ano po nangyari? Ayun po, mga kapatid. Nagpapadala na lang po sariling sikap, mga kapatid. At nadala po sa ospital. Kaya lang po, binawian din po ng buhay. At infected po ng COVID-19. At seryoso po ang virus na ito, mga kapatid. At tayo po'y nananangan lamang sa pananampalataya at sa salita ng Diyos. At lalo na po, naghigpit po ngayon, mga kapatid. At yun na lang pong apor ang pwedeng lumabas. At kahapon nga po, ay namili po kami ng aking asawa. Talaga napakahaba po ng pila sa mga dinadaanan po namin, mga supermarket. Kahit hindi po kilalang supermarket, basta supermarket, ano? Eh, pinipilahan po, mga kapatid. At yun po, ano? Darang nag-panic buying na po yung mga kababayan natin. At dalawang linggo po itong lockdown na ito. At yung mga simbahan din po ay 5 lang po ang allowed, no? Na mag-gather. Eh parang marami pa yung prayer meeting. Parang prayer meeting lang ng mga maliliit na churches, ano? 5. At paano pa po yun? Online po talaga, mga kapatid. At limitado po. Sa GCQ po, at least 10%. Ngayon po, identified po, not more than 5 person. Pwede pong mag-gather, mga kapatid. Of course, meron pong mga mas yan. At ano po ang gagawin natin, mga kapatid, sa ating mga pangangailangan, sa kabuhayan? Wala na namang hanap buhay. Marami na naman. Wala naman po mga sasakyan. Yung mga umaasa po sa pagda-drive, nawala na naman po. Ano? At di po natin alam, yung mga ibang establishment. And to, siyempre, wala pong lumalabas. Eh. Sino po ang bibili na pupunta sa iyo at bibili? Ano? Yun po, napakahirap po ng buhay, no, mga kapatid. Pero kailangan po natin magpatuloy. Kailangan po natin mag-survive. At paano pa kung tayo may sakit at tinamaan pa ng mga sakit na ito, mga kapatid. At salamat na lamang. Meron po mga banga pamilya na kahit na walang po ibang mga trabaho, meron pong isa talaga na membro na may trabaho. Yan ang po ay himala na lang po ng Diyos yan. Ano? Na hindi po nasisiro ang bawat pamilya. Meron po talagang may trabaho at may magbibigay. Kung hindi man po, kung kayo po'y na doon sa kahirapan talaga, eh nandiyan naman po yung tulong ng gobyerno na regular doon sa mga lowest of the poor, poorest of the poor na tinatawag. Ano po? Tuloy-tuloy naman po yung kanilang suporta sa mga sa barangay. At yan po, himala na lang po ng Diyos na tayo po'y nagsusurvive, mga kapatid. Maari po daw ito ay hanggang Disyembre, mga kapatid. At sa inaasahan po ng gobyerno natin ay yung vaccine. Na pag naturukan po tayo ng vaccine, di, magamat din natin alam ang epekto ng vaccine na ito, kung tayo papatayin nito o bubuhayin nito, ano? Nung vaccine na ito, again, umaasa tayo, nabubuhayin tayo nito. Hindi tayo lalala sa vaccine na ito. Na hanggang hindi tayo nababakunahan, hindi tayo pwedeng maging normal, ano, na pamumuhay, mga kapatid, yung kagaya po dati. Kaya nga po, mga kapatid, ano po ang ating gagawin sa oras na ito? Paano na? Alam niyo po, ang ating Panginoon ay nakaranas po ng pagsubok. Nag-quarantine po ang ating Panginoon. Na-lockdown po siya sa loob ng 40 days and 40 nights. Talagang wala pong kainan, mga kapatid. Ano? At huwag niyo pong gagayahin to dahil ito po ay may gabay ng Holy Spirit. Pwede po mag-survive ang tao na walang kainan. Pero ang Panginoon ay hindi naman po sinabing hindi siya umiinom ng tubig. So meron naman po sigurong tubig ito. No? Kasi ang sinabi lang ay nagutom. Hindi naman sinabing nauhaw siya. Okay, so understand lang po yun na umiinom siya ng tubig. Hindi lang po siya kumain ng sabi rito. So, siyempre 40 days, nag-fasting po siya. Ano po ang ginagawa niya doon sa 40 days? No? Nagutom po siya. Nagutom po siya pagkatapos po noon. Ano? So, ang fasting ito ay ginagawa ay po ito sa ating Panginoon, sa ating Diyos. At ginawa ito po, ang Panginoong Jesucristo po ay nanatili sa presensya ng Diyos sa loob ng 40 days. At nag-fasting po siya, hindi po siya kumain at wala po siyang ginawang anumang entertainment.
At kung ano man po yung pag-aaliw, talagang sa presensya lang po siya ng kanyang Ama na nasa langit. Ayan. At nag-fasting po siya rito 40 days. Siya po'y nagutom. At ito po ay sinamantala ng demonyo. Ayan. Sabi po sa verse 3, the tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Opo, mga kapatid, ano? Totoo po ang tempter. Sino po yung tempter na ito? Hindi po ito imahinasyon o hallucination ng ating Panginoon. Ito po ay totoo. Ang tempter na tinatawag po ay ang dragon, ang diablo, ang demonyo, Beelzebub, at marami pa pong katawagan sa kanya, ang demonyo, no? The evil one, the evil one, ang matagalog noon na ang masama, no? Ang pinakamasama. The evil one, the source of evil. Ayan po siya, ano? Totoo po 'yan, si Satanas. At may mga galamay po siya ng mga demonyo, mga masamang espiritu. Ito po yung mga fallen angels na kasama niya. At siya po mismo ang pinaka-leader nito. Si Satanas, dating angel ng Diyos. Alam niyo na po ang istorya na bumaliktad sa ating Panginoon. At yan nga po, nakuha niya ang ikatlong bahagi ng mga anghel sa langit. Ito po yung mga galamay niya. Ito po yung mga masamang espiritu. So, ito mismo si Satanas, ang diablo, ang dragon na tinatawag, the great dragon, the tempter, okay, manunukso, came to our Lord, okay? Parang panahon po ni Adan, tinukso si Adan, parang ganun po. At dumating naman ang Panginoon at walang kasalanan, gusto niya magkasala kagaya ni Adan na ginanong si Adan ay nilikha ng Diyos, wala pong kasalanan, at ang tinukso niya pumasok ang kasalanan. At nais niya ang Panginoon, ganun din, walang kasalanan ng ating Panginoon, anak to'y ng Diyos, at possible, nagkatawang tao, pagkakataon na niya, na tuksuin ito dahil sa langit, wala siyang pagkakataon tuksuin ito, nasa langit eh, yung trono niya, no, nandoon, bilang anak ng Diyos. Bagamat nilabanan niya, bumagsak siya, nandito siya sa lupa. At ang Panginoon, nagkatawang tao, nasa teritoryo ng Diablo, aha, huli ka ngayon, nandito ka sa teritoryo ko, yari ka ngayon, tutuksuhin kita hanggang magkasala ka. Tingnan po natin kung paano po ang panunukso. Ito po ang unang-unang panunukso ng Diablo sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil nagutom po, sinamantala niya, mantakin yun, kayo po hindi kumain ng ilang araw, gutom na po kayo, kahit tanghalian lang, o mag-miss lang po kayo ng meal, merienda, nagugutom na kayo. Ito po ay 40 days pa. Ano? So, nagutom po ang ating Panginoon. Totoo pong pangyayari ito. Hindi po ito parable. Hindi po ito katang-isip. Tunay po ang Diablo. Tunay po yung fasting ng ating Panginoon for 40 days and 40 nights. Ano po? At pagkatapos nga po noon, ay tinukso siya. Siyempre, gutom, sinamantala. No? Kung ano po yung kahinaan natin, yun po yung gagawin ng panunukso ng Diablo. So, the tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Ayan, oh. So, itong bato, anak ka ng Diyos, di ba? Kung talagang anak ka ng Diyos, talagang diablo talaga, tuso. No? Kung talagang anak ka ng Diyos, di gawin mong tinapay. Di ba nagugutom ka? Gawin mong tinapay itong batong ito, kayang-kaya mo yan. So, yun po yan. No? Kaya talaga ng ating Panginoon dahil anak siya ng Diyos eh. Pero gagawin ba niya? Papadala pa ba siya sa tukso? Nasa oras po siya ng pagpapasting. Hindi pa po siya pwedeng actually kumain ng biglaan, maaring kakain po siya pero hinay-hinay muna, no? Pero ang diablo talagang ginagamit po yung kainaan natin, talagang pag gutom na gutom, biglang kain po yan. Alam niyo po, masama po yung gutom na gutom, biglang kain, no? Mabibigla po yung tiyan natin pag hindi po ito nag-adjust muna. Dapat po raw ay kaunti-kaunti lang. Pero ang diablo talagang kumain ka na, gutom ka na. Ayan, no? So actually ang panunukso po ito yung ang Panginoon ay exercise niya yung authority niya, no, bilang Son of God. Talagang sinabi niya maging tinapay ang batong ito. Ayan po yan, bagamat kaya ito ng ating Panginoon, hindi po siya bumigay. Alam niyo po ang sabi ng ating Panginoon, Jesus answered, it is written, man does not live on bread alone but on every word that comes from the mouth of God. Alam niyo po ba ang Panginoon ay
kumakain po siya sa 40 days and 40. Hindi lamang po siya kumakain, nagpa-fasting po siya sa physical na pagkain, pero yung spiritual na pagkain po natin ay salita ng Diyos. Well, sabi niya, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Meron nga po nagbiro, mga kapatid, na kung talagang wala ka ng makain, ay magbasa ka ng Biblia, ay mabubusog ka. At makakakain ka rin, at hindi ka magugutom. Kaya sabi niya, hindi lang sa tinapay nabubuhay, kundi sa salita ng Diyos. Ay pwede pong i-apply ito, literally, mga kapatid. At kung talagang walang-wala na po, ay yung magbulay po tayo ng salita ng Diyos, magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Anamnamin po natin yung sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. At makikita po natin, mga kapatid, kagaya po ng ating Panginoon, hindi po siya nagkasakit kung hindi po siya kumain. Kasi kumakain po siya talaga. Pero ang pagkain po niya, yung kaluluwa. So pag ang kanyang espiritu. At pagka pinakain po natin ang ating espiritu, dediretso po ito sa kaluluwa at dediretso rin po ito sa ating katawan. Ito po yung himala ng Diyos. Kaya nga po nag-survive ang ating Panginoon. Purihin ang ating buhay na Diyos. So ang sinasabi po ng ating Panginoon ay sundin po natin ang salita ng Diyos. Hindi po niya sinunod yung sinabi ng Diablo dahil demonyo po yon, at hindi po dapat natin sundin ang mga panukala po ng Diablo. Bagamat sabi natin ay maganda sa simula, parang maganda ito, may sense ito, pero sa totoo lang, papatahin po tayo nun, mga kapatid. Maaring ang Panginoon, pag kumain po siyang bigla nun, maapektuhan po yung kanyang katawan dahil bigla pong kain ng tinapay. So dapat po ay nasa proseso pa rin po siya ng pagpapasting na ito, ay kumakain po siya ng salita ng Diyos. At hindi po niya pinapagmamalaki. At pag bumigay po siya doon, ay parang pride na po yun. Dahil, ay, anak ako ng Diyos, kaya ko yan. Ay, mga yabang na po yun. No? Actually, ang dahilan po noon ay pagyabangin niya ang ating Panginoon. Magkaroon ng pride. At pagmalaki ng ating Panginoon, na anak siya ng Diyos, hindi dapat nangyayari itong ganito. No? Kayang-kaya niyang gawin ito. Papakita niya yung kapangyarihan niya. Pero ang kalooban po ng Diyos, ang kanyang sinusunod. Ano po ang kalooban ng Diyos sa oras na yon? Hindi naman po masamang kumain ng tinapay na literal, mga kapatid. Pero nung sa oras na yon, nasa fasting po siya, ang kinakain po niya ay salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya po, ito po ang sikreto, mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Ito po ang magpapalakas sa atin. At pag inuna po natin ang kare ng Diyos, sabi po ng Biblia, dadagdag niya ang lahat ng bagay, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon. Ito po ang kailangan ng tao. Baring nag-panic buying po tayo kahapon, na marami tayong nabili. Pero, mga kapatid, pinapakain ba natin ang ating espiritu, ang ating kaluluwa? Nang tunay na pagkain natin ay ang salita ng Diyos. Kagaya po ng ating devotion na ito, pinapakain po natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang siyang magpapalakas sa ating espiritu, sa ating kaluluwa. At ako po ay naniniwala, palalakasin niya ang ating katawan. At hindi po tayo tatablan ng COVID-19 virus na ito. Ako po ay naniniwala sa ganon, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ito po ay nagbibigay ng buhay sa ating espiritu, kaluluwa, at katawan. At ito po, kaya pong patalsikin ng salita ng Diyos ang viruses na ito na pumapatay po sa ating mga kabayan na nagpapahirap po sa atin. Kung atin po lamang pagbubulayin at susundin ang salita ng Diyos, hindi po tayo tatabla ng COVID-19 virus na ito. Pero dapat pa rin po tayong sumunod sa mga protocol ng gobyerno, nakamask pa rin po tayo, social distancing, at naghugas po ng kamay, nagwiwisik ng disinfectant, at maaari may dala po kayong alcohol. Pero ang pagtitiwala po natin ay nasa Diyos pa rin, mga kapatid. At sa kanyang mga salita, araw-araw, magbulay po tayo ng kanyang salita upang lumakas po ang ating espiritu, kaluluwa at katawan, at hindi po tayo ma-infect ng coronavirus, at tayo po ay pagpalain niya sa anumang ating ginagawa. Basta unahin lang po natin ang kanyang karian. Unahin lang po natin pakainin ang ating espiritu, ang ating kaluluwa at ang ating katawan ng tunay na pagkain, ang salita ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. At maging kalakasan po natin palagi ang kanyang mga salita. Pagpalain po tayo ng ating buhay na Diyos, tayo po ay manalangin. O aming Amang Diyos sa langit, pagpalain mo po kami, Panginoon. Ikaw po ang aming maging kalakasan sa iyong mga salita. Turuan mo po kami, Panginoon. Araw-araw, kumain kami ng iyong mga salita. Magbulay kami ng iyong mga salita. At wag po namin itong pababayaan. Pagpalain mo po kami, Panginoon. At nilalapit ko ang aking mga kababayan, ang iyong mga anak sa oras na ito. Protektahan mo po kami, Panginoon, mula po sa coronavirus na ito, sa COVID-19 virus na ito, na hindi po kami masalanta nito, na hindi po ito kumapit sa amin, hindi po ito
hindi po kami ma-infect, Panginoon. Sa presensya po ng coronavirus na ito, lumayas sa aming presensya, lumayas sa aming katawan. At mamatay po ang virus na ito sa aming presensya at sa iyo pong panguna at pagpoproteksyon sa amin. Nutusan po namin ang virus na ito, lumayas, mamatay, madissolve, mawala sa aming presensya. Kung dumidikit ka man, lumayas ka, mawala ka, mamatay ka, COVID-19 virus sa mga anak ng Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ng Panginoong Yeshua, wala kang karapatan sa aming katawan na templo ng banal na Espiritu. Purihin ng Diyos, purihin ka aming Amang Diyos sa langit. Hallelujah! Pagpalain po ang mga anak mo, ano man ang pinagdadaanan, samahan mo po sila, may karamdaman man po sila. Ano man po ang karamdaman to, maging cancer man to, lupus, leukemia, ano man po ito. Panginoon, na nakamamatay o wala na pong pag-asa, maging sakit sa liver, sa atay, liver cirrhosis o ano man, Panginoon, tulungan mo po sila. At nihiling ko po, Panginoon, na makatanggap po kami ng kagalingan sa aming mga karamdaman sa magitan po ng iyong mga salita na aming kinain ngayong araw na ito. At aming patuloy nakakainin ang iyong mga salita. Maging kagalingan po namin ang iyong mga salita sa aming katawang ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, gumaling ka anumang karamdaman ng mga anak ng Diyos. Sa oras na ito ay gumaling ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Mawala ka karamdaman at sakit. Purihin ang Diyos na buhay. Pagpalain po ang mga negosyo ng iyong mga anak at yung mga nag-online, i-bless mo po sila at tanggapin nila ang iyong pagpapala sa pangalan ng Panginoong Yeshua, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Praise God. Salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at sa ating pagtatapos. Samahan niyo po sa awiting to. Sabayan niyo po ang awiting to. Purihin ang ating Panginoon na magbababad sa iyo. Praise God. Kagalakan mo, O Diyos, ay ikaw. Sensya mo'y kalagkasan ko'y maapa. Kahit na may problema, I'm not afraid.
Praise God. Purihin po ang Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating buhay na Diyos. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsama sa atin. Amen. Praise God.